What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Sayang nga ba si Reggie Bullock dahil pinakawalan na ng San Antonio Spurs? Marami rin nagsabi, hindi raw bagay si Josh Primo para sa Los Angeles Clippers at Milwaukee Bucks. Grabe ang nilakas ngayon. Yan ang ating tatalakayan sa videong ito. Pero bago yan, ay mag-subscribe ka muna sa akin channel kasama ng pakihit ang notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go! Unti-unti nang ini-eliminate at sinasala na ng husto ang mga player ng San Antonio Spurs dahil malapit na ang 2023-2024 season. Yun nga, obligadong magbaba ito ng ilang sobrang baraha para masunod ang standard ng NBA regarding sa number of players sa lineup. Marami nag-expect na unang-unang bibitawan dito ng San Antonio Spurs ay si Kemba Birch na last season pa ay nasa sa kanila na at hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nakikitang Birch sa mga sites ng San Antonio na kung saan nagpa-practice at nag-workout kasama ang mga ka-teammate nito. Well, hindi rin naman na sorpresa ang pagbitaw ng San Antonio Spurs sa veteranong si Reggie Bullock na nag-agree para mag-buyout ang kanyang kontrata. May nagsasabing sayang si Reggie Bullock at hindi man lang nakaisa in Spurs uniform. Pero mga ka-teammate, ang magsasabi ko lang hindi ganoon kasayang dahil ang kayang gawin ni Reggie Bullock ay kayang pangatawanan ng maraming players sa San Antonio Spurs like Doug McDermott, Malachi Branham, Devin Vassell, and even Julian Champagne. Therefore, hindi ganoon kalaki ang damage sa pagbitaw ng silver and black sa 11-year veteran. May mga nagsasabi ding hindi makita o ma-imagine na nasa San Antonio Spurs lineup si Reggie Bullock playing with Victor Wembanyama and the rest of the team. Well, bago magsimula ang 2023-2024 regular season, ay walang magagawa ang Spurs kundi magtanggal pa. At ang tanong, sino naman kaya? May move pa ba na gagawin ang Spurs? O ito na talaga ang magiging pangdigma nila para sa parating na season? Ano sa palagay nyo mga ka-teammate? Papalag kaya ang San Antonio Spurs kung makakaharap nila ang solid uli ngayon na Milwaukee Bucks? Well, yun nga. Nasa Milwaukee Bucks na nga si Damian Lillard at sinamahan na si Greek Freak para sumungkit muli ng kampyonato. Imagine, may Antetokounmpo plus dalawang Lopez sa lineup. May Chris Middleton pa. At ngayon, may Damian Lillard sa roster. Teka, para nagiging Lakers ata ang lineup. Isa pa sa maswerte at napunta sa Bucks ay itong si Campaign. Well, tingin ko magiging effective backup naman si Campaign para kay Dame. Huwag lang magdadrama mga ka-teammate. Tapos na din ang drama ni Josh Primo matapos kunin muli ng Los Angeles Clippers ang Canadian guard. Sa wakas, makakabalik na si Josh Primo sa NBA. Kaso, hindi sa Spurs, kundi sa Clippers. Yun nga lang, hindi nakaligtas si Primo sa ginawang pagsisiyasat ng NBA. Bilang katunayan, ay sinuspindi si Primo ng 4 na games at without pay pa. The former Spurs draft pick was suspended by the league for conduct detrimental to the league. Pero pagtapos ito ay posibleng magtuloy-tuloy na si Primo para maipagpatuloy ang kanyang karera. Pagtapos patawan si Primo ng suspension ay pinapirma na ng Clippers ang Canadian guard ng two-way contract. Meaning, hindi ganoon katibay pero may chance na makabalik sa sirkulasyon at pa-full contract kung aayusin ito ang kanyang sarili at pagbubutihin nito sa G-League. Ako naniniwalang lalong nag-improve si Primo dahil hindi naman yan talaga as in tumigil sa training. Ang totoo, nag-improve pa nga ang kanyang katawan at na-maintain pa niya ang kanyang basketball shapes sa kabila ng mga paratang at aligasyon. Kaya magsisimula uli si Primo sa pinakababa, paakyat sa taas, kung magiging kapaki-pakinabang ito sa lalaruan niyang koponan. Shoutout sa iyo ka-teammate Friedrich Porcia, kay ka-teammate Revy Buendia II, at shoutout sa iyo ka-teammate Feral Im. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.